What's up, guys? Ngayon, guys, kukuha ko ng cork bark para sa aking mga alagang tarantula. Tarantula? Munting alagang tarantula. Ito yung gamit ko, guys. Ito ginawa ko kanina gamit tong aking mahiwagang bulo. Ito yung kukunin ko, guys. Hold ka na lang. Uy. Hold lang. Ito lang, guys. Kung wala kayong cork bark, hindi kayong kumuha sa puno sa harap ng inyong bahay. Ayun, ito na, guys. Nakaway ang mata lang. Nakaway lang ako. Bibilad ko lang sa araw to, guys, para mapakinabangan natin. Kuha pa tayo ng iba. Guys. Ito. Ito. May ugat banda. Pause muna natin, guys, kasi wala tayong tagahawak. Wait lang. Try natin patayuin. Pause muna natin, guys. Okay na, guys. Yung ito na. Kulit. Pause ko na siyang gawa ng ganito. Yung kulang, kukunin na lang natin. So, ito yung gagawin ko. Napakahirap nang walang tagahawak. Papabili tayo ng tripod nito, guys. May order tayo sa Lazada, kaso di pa dumating. Lazada, ano na? Okay, guys, yun. Ha, kadalawa na tayo. Lah, mo ang isibog lang. Okay, guys. Kadalawa na tayo. Yan. Ito na itsura ng puno. Makinunan ko ng balat. Yun. Ganyan lang yung ginawa ko, guys. Di ko binalatan yung buong katawan. Baka mamatay. Ito, pag ganito, mag-generate lang to, guys. Malag ilang buwan or ilang araw, meron na itong balat na tatabon dito, guys. Ganyan. Tulad nito. Yan. Ganyan, guys. Okay. Papa tayo ng iba, guys. Ito, guys, meron na naman akong bagong kunin. Ano? Yung ginawa ko. Medyo nilakihan ko na, guys, kasi medyo pahaba yung puno niya dito. Dahil dito, hindi na natin kukunan kasi ito may butas. Hindi rin itong may butas maya. Try natin kunin to, yung butas. Ito, guys. Yan yung mga bibis ko, yung motor ko, yan yung motor ng papa ko. For sure lang, guys. Yun.
Yun. Diba? So guys, tumilapon. Meron akong tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung last guys, ito yung try kong kunin ito. Try kong kunin ito. Baka makuha ko, gaganyanin ko lang. Yung butas lang yung kailangan ko dito. Yan, para meron namang design yung cork bark natin. Wait lang guys, push muna natin. Okay guys, mukhang successful yung plan natin na kunin yung butas guys. Ito na. Kinuha ko na siya guys. Ito yun guys. Cork bark natin na may butas. Ito na yung itsura ng puno na kinunan ko ng cork bark. Ito guys. Ito. Tingnan natin sa malayo. Ito guys. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Apat lang sa... Apat lang muna sa ngayon. Kahit anong puno naman guys, pwede natin kunan ng cork bark. Basta makapal yung balat nila. Huwag nyo lang balatan ng yung buong katawan. Baka mamatay yung puno na kinunan nyo ng cork bark. Kaya konti-konti lang. Konti lang. Ito lang, ganito lang guys. Example. Ganyan lang, ganito. Guys, gagawin ko ngayon guys itong cork bark na to, itong apat bibilad ko to sa araw, bibilad ko to sila guys, ito itong apat bibilad natin sila ng hindi ko pa alam kung ilang araw, pero check natin pag bilad natin, check da natin sila kung okay na, pwede na ba silang gamitin. Kasi guys, kung ganito yung gagamitin guys, yung basa pa, baka mag-mold sa loob ng enclosure nyo guys. Pwede rin tirahan ng langgam kasi basa yung mga langgam guys, mahilig sila sa basa, parang yung syota nyo mahilig sa basa. Alright. Naugasan ko na yung nakuha kong cork bark. Ito, ganda ng kulay. Ganda ng forma. Ito, mungkin sarap maglakad-lakad dito yung mga tarantula. Ito. Bibilad ko to sila guys. Tapos, update ko kayo pag tuyo na sila guys at pwede na gamitin. Kailangan talaga ibilad guys kasi sabi ko kanina kapag basa yung nilagay natin na cork bark doon sa loob ng enclosure natin, prone kasi yun sa molds, kaya bilad muna natin. Okay, tip ko kayo guys pag okay na to sila lahat. Kita ko na lang sa next video ko guys pag tuyo na sila. Sisingit ko to sa next upload ko. Okay, thank you guys sa panonood, maraming salamat, have a nice day, thank you, thank you, thank you.